Hi guys, ayun na nga, merong Mickey dito si Mami Sir Ref. Kaya naman napagdiskitahan natin, gumawa na naman ng bagong recipe. Kumuha na din ako ng sibuyas na pula at hiniwa-hiwa ng maninipis. Pwede din naman tagtarin nyo ng pinong-pino at pwede din naman sibuyas na puti kung anong available na meron kayo sa bahay. Pagkatapos, kumuha ko ng maraming bawang at tinaddad ko ng maliliit. Buti pa yung mga langgam dito, hindi pinapapaki yung bawang, pero dun sa isa namin bahay, pinapapaki nila yung bawang. Kung saan na kaya yung mga bawang namin dun, siguro pulbus na sila. At yung pinakakarni na gagamitin natin or meat ay chicken breast or dibdib ng manok. Ayan, dibdib ang laban nito guys, pero wala tayo niyan, kaya naman huwag na tayong lumaban. Hiniwa-hiwa ko nga lang ng maninipis, kayo bahala kayo kung anong gusto niyong hiwa, pwedeng maliliit or malalaki. Minarinate ko lang yung manok, saglitan lang habang pinaprepare ko yung mga ingredients. Naglagay ako ng toyo, pero hindi yung toyo ko. Oyster sauce. Naglagay na rin ako ng paminta, pero ingat-ingat, baka kayo mabahin. Asukal, pwede nyong i-adjust, depende sa inyong panlasa, pero syempre hindi natin matitikman. Konting suka, wag sosobra, baka umasin. At naglagay rin ako ng konting sesame oil. Kung gusto nyo para matansya nyo, ilagay nyo sa separate bowl yung pang-marinate, and then, timplahin nyo, tikman nyo, bago nyo ilagay sa manok. Haluhaluin, gumamit ako ng gloves dahil nanonood kayo, pero kung wala kayo, kakamahin ko lang. Tapos sa isang bowl, gumawa ako ng pang-sauce nung Mickey Mami. Toyo, wag sosobra kasi baka umalat. Ang gamit kong toyo ay yung Lee Kum Kee Premium Soy Sauce. Lee Kum Kee, bigyan namin. Oyster sauce, basically ginagamit lang din natin yung mga ginamit natin pang marinate kanina. Paminta, asukal, at maglalagay tayo ng cornstarch pampalapot or pampathickened ng ating sauce. Hinalo ko muna ng bahagya bago ko ilagay yung tubig. Ang nilagay kong tubig ay hindi mainit dahil kung hindi ay mamumuo-muo yung cornstarch. Kaya yung room temperature water lang. At dahil malapit na tayo magluto, binabad ko na yung Mickey sa hot water muna ng mga 4 minutes. Pagkatapos ng 4 minutes, tinapon ko yung hot water at nilagyan ko ng room temperature water lamang. Tapos binabad ko doon habang hindi pa ako nagluluto. Ito, optional ingredients, lalo na may mga allergic sa mani. Maglalagay ako ng peanut. Yung mga mani nyo dyan, ihalo natin, sayang. Bago ako magsimula magluto at maglagay ng mantika, inuno ko munang ibusa yung mani ng walang mantika. Ayan, parang niroast ko lang siya sa pan. Next, naglagay tayo ng konting mantika at hinulog na natin yung ating mga marinated chicken breast. Hinayaan ko lamang maluto hanggang sa lumambot, mga 8 to 12 minutes. Pagkatapos itinabi ko, itatabi nyo guys at hindi nyo papapakin. Next, itong aking pechay na hugas na galing pa din sa isa naming bahay. Tinatakpan ko, tapos ginigisa-gisa ko, tapos tatakpan ko ulit para maluto yung pechay dun sa steam. At pagkaluto, iseset aside lang natin muna, siguro naman ito walang mamamapak. Next, nagisa na ako ng bawang. Inuna ko muna yung bawang dahil trip ko lang, pagkatapos inulog ko na yung sibuyas. At hinulog na nga natin ang Mickey, basta wag lang ikaw ang mahuhulog sa kanya. At yung medyo luto na ng bahagya, hiniwalay ko muna siya. Tapos, lulutuin natin yung sauce. So, same pot lang guys yung ating ginagamit para nandyan lahat ng lasa. Hindi natin hinuhugasan. Hinulog ko na nga yung sauce na ginawa ko kanina. Siyempre, tinikman ko muna yun kung okay ang lasa. Pagkatapos, pinakuluan ko hanggang sa lumapo. Pwede kayo magdagdag ng tubig. Oops, nakalimutan ko pala maglagay ng star anise. Dapat kasama yung ginigisa ng bawang at sibuyas kanina. Pero pwede namang ihabol. Bago ko ibalik yung Mickey, nagbawas muna ako ng sauce para mamaya dadagdagan ko na lang ulit. Konting halo, pagkatapos nilagay ko na rin yung mga chicken breast. O, meron pa ba? At hinulog ko na rin yung mani at pechay. Ito na nga guys, napakasarap saucy at talaga namang tama-tama yung texture ng ating Mickey. Ayun na nga guys, kainan na! At dahil dyan, ako nga palang inyong kusinerang ininyera, Jane Agustin Silvestre. See you in my next vlog. Bye! At ito na nga yung kapatid ko gusto daw sumingit. This dish is so yummy, Ate Jane. Please make it again. Are you sure? Yes. Are you sure? Yes. Okay, bye.